Ito ang programang Bawal ang Tikon. Get it straight with Daniel Razon. Isama natin Senator Francis Chiz Escudero. Di kaya, sir, ang mangyayari na naman ito, pagbaba ng presidente, makakakita na naman tayo ng presidente, ipakupot. O meron bang sa palagay ninyo pwedeng panghawakan para mangyari naman ito? Ang una, hindi natin kayang pigilan ng sinumang nais magsampa ng kaso laban sa sinumang pangulo pagkatapos ng termino niya. Mm-hmm. Ang immunity against suit ng pangulo habang siya'y nakaupo lamang. Mm-hmm. So karapatan niya ninuman. Mm-hmm. Ngayon, kung makukulong o kung may magpapakulong kay Pangulo Aquino, korte lamang ang makakapagsabi. Kanya nga lang, parang nagiging tradisyon na. Na lahat ng mga dating pangulo natin ay kalaboso pagkatapos ng termino. Sana naman dumating yung panahon na hindi na mangyari yan dahil palagi lang tayong parang naghahabulan eh. Parang palagi tayong naghihilahan pababa eh. Sana paabante naman na lang tayo at hindi palaging puro patras. Mm. Pero sa mga investigation na ginawa ninyo, I suppose, meron na kayo nakikitang klaro dito kung meron mang kasalanan. Ayoko na kasing maging specific on what. Ano? Kung meron mang kasalanan dito na nakita, tingin ba ninyo meron bang impeachable offense na tuturo sa Pangulo with everything that happened? Ayokong pangunahan at sabihing meron o walang impeachable offense dahil baka makarating sa amin yan at sabihing pinrejudge ko na itong potential impeachment case, if ever. Oh, dahil kayo yung magiging mga senator judges. Kami yung magiging huwes eh. But having said that, wala akong nakikitang batas na nilabag. Halimbawa, sinasabi nila si General Purisima daw suspendido pero nag-usurpation. With regard to the usurpation of authority. Hindi naman siya nagpanggap na PNP chief eh. Alam naman ni na Peñas na suspendido siya. Mm-hmm. Alam naman ni Pangulong Aquino ang suspendido siya. Mm-hmm. Hindi naman siya gumanap ng tungkuling bilang PNP chief at nagpanggap eh. Mm-hmm. Alam ng lahat ng kausap niyang suspendido siya. Besides, suspendido siya bilang PNP chief. Hindi nag-resign bilang siya bilang PNP chief. Hanggang general. Ngayon, dala pa rin niya yung apat na estrella niya sa balikat. Siya ang nag-iisang four-star general sa PNP pa rin. Uh-huh. Marahil yan nga ang rason kung bakit hindi pa nakakapag-appoint ng Pangulo ng bagong at permanenteng PNP chief. Mm-hmm. Dahil isa lamang ang dapat na magkaroon ng apat na estrella sa balikat. At nandun pa yon sa balikat ni General Purisima. But yung suspension niya, is suspension ba on what? On being the chief, PNP chief? Well, or ang sabi ng abogado niya o ang posisyon ng abogado niya, hindi pa maliwanag yon bilang PNP chief, pero siyempre hindi bilang hindi bilang general. Yung rango kasi niya, dala niya eh. Yung rango niya, dala niya eh. Iba kasi yung rango sa posisyon. Exactly, exactly. So, hindi daw nasuspende bilang general, pero suspendido bilang PNP chief kaya hindi pwede mag-function. Oh, so, pero pwede siya mag-function as four-star general. Yun yung gray area. And as four-star general, he can actually give commands to somebody lower than him. In theory, yes, but he denies that. Hindi naman daw siya nagbigay ng command at order eh. Mm-hmm. Advice daw yung binigay niya eh. Pero nung tinanong namin sina Peñas, kung hindi ka binigyan ng payo, advice daw eh. Uh-oh. Ni General Purisima, ipagbibigay alam mo ba yung operasyon kay General Espina? Ang sagot niya, opo. Mm-hmm. So parang kaya niya so, hindi binigay. So tinuring niya bilang order yun eh, hindi lamang bilang payo. Mm-hmm. Yung pagbibigay alam kay General Espina. Yes. So ngayon, anong nakikita ninyo ngayon dito na naging violation ni Purisima? Kung hindi usurpation of authority, dahil kagaya ng sinasabi nyo, ang usurpation, nagpanggap ka na ikaw ay isang ganito na hindi naman talaga, di ba? Well, kung sakasakali, paglabag sa chain of command ng Philippine National Police. Gano'ng kabigat yun? Kasong administrative yun. Suspendido sa ngayon, baka suspendin lang sa uli. Uh-huh. Nilabag niya yung suspension niya. Mm-hmm. So anong parusa nun? Mas mahabang suspension? Mm-hmm. Isa yon sa mga tinitingnan ng Senado. Mm-hmm. Ano ba yung mga panukalang batas na dapat ipasa? Mm-hmm. Ano ba yung mga parusang mas mabigat na dapat ipataw? Mm-hmm. Dahil halimbawa ito, sa dami ng namatay dito, hindi pwedeng, at parang mabigat ganun sa marami sa atin, na ganun-ganun na lamang. Mm-hmm. Pero sa kabilang banda, dapat timbangin din namin. Mahirap naman patawan ng parusa yung nagkakamali sa operational at tactical decisions ng ground commander. Mm-hmm. Baka mamaya wala na tayong ground commander na magsabing lusob. Kasi baka sabihin, teka, baka kasuhan ako pagkatapos nito. Mm-hmm. So tinitimbang po namin yun at hindi ganun kadali yung magiging rekomendasyon ng komite. Pero hindi ba lumalabas ngayon kagaya na sinasabi nila na kasi parang binastos ang ombudsman with regard to the fact na suspendido, ginamit pa rin ni Presidente. Depende. Halimbawa, wala po kasing batas na nagsasabing bawal kumausap ang Presidente
sa isang suspendidong opisyal para kunan ng impormasyon eh. Mm-hmm. Wala namang batas na nagsasabing dapat opisyal lang ng kapulisan ang pwede niyang kausapin at hindi siya pwedeng kumausap ng sibilyan. Mm-hmm. Sa katunayan, pwedeng kausapin ng Pangulo kahit sinong gusto niyang kausapin at walang pwedeng pumigil sa kanya. Mm-hmm. At wala siyang batas na lalabagin. Mm-hmm. Kung, let's say, ikaw, magsusumbong ka kay Pangulo Aquino, alam mo, sa customs may ganito eh. Mm-hmm. Mag-usap nga tayo, ano bang alam mo dyan? Mm-hmm. Hindi naman bawal, hindi naman illegal eh. Suspendido ka man o hindi, mm-hmm. nasa gobyerno ka man o wala. Mm-hmm. But of course, with the benefit of hindsight, it's always 2020. Mm-hmm. Sasang-ayon ako dun sa mga nagsasabing, sana hindi na lang ginawa. Mm-hmm. Ano ngayon ang pinakamalaking kasalanan ng presidente legally kung pagbabatayan ang usapin na ito? Kasi not only as a senator, but you're also a lawyer. And I understand na malawak ang pagkaalam niya sa mga ganito. Sa tingin ko, kung may pagkukulang, maling pagpapasya kaugnay sa pakikipag-usap at paggamit o pag-asa kay Purisima sa operasyong ito. Mm-hmm. Yun, kung sakasakali, ang nakikita kong pagkukulang. Mm-hmm. But again, we have the benefit of hindsight eh. Mm-hmm. Kasi halimbawa, paano pag nagtagumpay yung operasyon? Yes. Uh-huh. In fact, noong umaga, akala ni General Espina, tagumpay eh. Kinongratulate ni General Espina si General Purisima. Kinongratulate ni General Espina si General Napeñas. Mm-hmm. Paano kung tagumpay? May mali ba? Yes, yes. Wala naman ang mali. Uh-huh. Ika nga, maraming magulang, maraming ama't ina ang tagumpay. Pero palaging ulila ang pagkabigo at pagkatalo. Mm-hmm. Sa kasong ito, pagkabigo ang kinalabasan, kaya nagpapasana at wala nang gustong umako. Oh, pero hindi ba magiging kapareho lang din naman ito ng kasong rebelyon? Na hindi rebelyon kung nagtagumpay. Tama yon. Bayani ang tawag sa kanila kung nagtagumpay. Oh, oh, oh. Kung hindi, nakakulong sila. Katulad na nangyari kaila Senator Trillanes noon. Mm-hmm. Kung nanalo sila sa kudeta nila, mm-hmm. hindi sila nakulong. Mm-hmm. Hindi kriminal ang tawag sa kanila noon. Mm-hmm. Bayani ang tawag sa kanila. Sila siguro nakaupo sa Malacanang. Mm-hmm. Subalit, nabigo. Kaya nakulong sila. Ganon din to sa operasyong to. Mm-hmm. Tinanong ko nga si General Purisima at General Napeñas. Kung nagtagumpay to, sino ba bida? Mm-hmm. Kasi hindi nagtagumpay, wala nang gusto maging kontrabida eh. Pero kung nagtagumpay ba ito, sinong bida? Mm-hmm. Too late na siguro para sagutin nila. Pero kung iisipin natin, maraming magbibida-bida kung nagtagumpay ito. Mm-hmm. Pero dahil nga nabigo, eh lahat umiiwas ng hawakan yung bola. Mm-hmm. Well, you're asking for the resignation or kung hindi man, palitan si Ferrer at saka si Deles. But there are also those that are asking for the resignation of the president. Are you one of them? No. I disagree. Sa palagay at pananaw ko, hindi naman ganun kabigat yung kasalanan. May pagkukulang man, hindi sapat yon para pagbitiwin si Pangulo Aquino. Kung may dapat gawin si Pangulo Aquino, to rise above this, to learn from this, and to be a better leader of our country. Wala magagawang tulong ang pagbibitiw. At baka mas lumubog pa sa komuna yung ating bansa kung mangyayari yun. Ano ngayon ang pinaka mabibigay ninyo halimbawang piece of advice sa presidente o iniintay din ninyo na gawin ng presidente at this point in time? Siguro mula nung nangyari yung insidente, marami sa ating mga kababayan, at isa ako doon, na naghahanap o nagantay na makita bilang ama ng bansa, magpakita ng konting, hindi mawala yung pasensya, magpakita ng konting inis at galit dun sa nangyari. Righteous indignation, ika nga, na 44 sa mga anak mo, 44 sa mga tauhan mo, 44 sa mga katrabaho mo sa gobyerno, ang pinaslang at ang ilan sa kanila walang awa. Hindi naman siguro pag mamalabis sa parte niya. Kung magbitiw siya ng mga salitang nagpapakita ng konting galit kaugnay sa bagay nito, nang hindi binibitawan ang usaping pangkapayapaan sa MLF, pero dapat din naman ilagay sila sa lugar nila. Mm-hmm. At hindi yung parang wala na silang pwedeng gawing mali. Una nang nangyari ito, gaya ng sinabi ko kanina doon sa Albarca, 23-24 na sundalo ang pinatay, pinugutan pa karamihan ng ulo, na ni walang nakasuhan hanggang ngayon. Mm-hmm. In fact, nung tinanong namin sila Secretary Deles at Dr. Ferrer, ano na nangyari doon sa kasong yun? Sagot sa amin, kung ihingi po ng tulong ang DOJ sa amin, bibiring nga po namin sa MLF. Ha? Ganun lang yun? Hindi ba nyo nalaman yan? Mm-hmm. Kung maalala ko, una kong pinanawagan, magbitiw sila.
nung wala silang ginawa kaugnay niyan. That was in 2011, as I said. Kung ikaw ngayon ang presidente ng Pilipinas... Na hindi. Na hindi naman. Ano ang... kasi siyempre, at the back of our minds, sometimes, may mga nasasabi tayo, kung ako presidente, ganito ginawa ko. Ano ngayon ang tratong gagawin mo sa mga nasa MILF given this situation? Wag na lang kung ako. Pinanawagan ko sa Pangulo na sana paramdam niya yung sa pamamagitan ng ating negosador yung pagkampe doon sa SAF 44. Papanagutin dapat. Alam mo, hanggang ngayon, hindi ko pa naririnig mula kila Secretary Deles at saka Dr. Ferrer. Iharap nyo yung pumatay sa SAF 44. Kung self-defense man yan, kung stepping on the line man yan, kung hindi man nag-coordinate yan, sige na, depensa nyo yun eh. Pero akin na yung pumatay sa kanila. Pero hindi ba nasa karapatan natin yun na kunin dahil ang Republika pa rin ng Pilipinas ang dapat na manaig? Tama ka doon, sinasabi ko yun, pero gaya ng sinabi ko kanina, hindi ko narinig na sinasabi nila yun. Hindi pwedeng baguhin ng kasunduang pinirmahan sa pagitan ni Secretary Deles, Dr. Ferrer at MILF, ang revised penal code. Hindi nung pwedeng baguhin yung batas natin kaugnay sa paghuhuli ng mga kriminal. Hindi nung pwedeng baguhin yung batas natin kaugnay sa pagpatay at pag ikaw pumatay sa taong walang laban, may pananagutan ka, murder ang tawag dyan. In fact, robbery with homicide or robbery with murder pa ngayon dahil pinagnakawan pa eh. Nung sinabi ngang ano raw ang krimen na pwedeng nakomit nila, ang nasabi, anti-fencing lang, hindi. Robbery with homicide yun o murder with robbery yun. O kung hindi man, illegal possession of firearms yun, hindi naman nila baril yun eh. Pero hindi naman anti-fencing lang na nagbenta ako ng nakaw na gamit. Hindi naman ganun lang yun. Para sa akin, hindi ko sila narinig na ginagawa yun eh. Sana, pag-utusan sila ng Pangulo na gawin yun, para naman maramdaman natin, hindi natin kailangan makipaglaban para sa sarili natin, nandun yung mga kinatawa natin. Sila ang dapat na gumagawa at ginagawa nila para sa atin yan. Pero isang iniintay ngayon ng mga sundalo naman is action. Kasi parang ang sinasabi nila, tama, may sinasabi ng ganito, pero habulin natin. Parang ang gusto ng mga sundalo ngayon, action na natin. Nandiyan dyan yan, hindi nila ibibigay. Kung ayaw nila ibigay, kunin natin. Kung halimbawa ngayon, masagasaan namin kayo, ayaw nyo tumabi, gagawin namin. But just the same, we have to get these people who are responsible for the murder of the fallen 44. Malalaman natin yan paglabas ng findings ng DOJ at NBI kung sino-sino nga ba ang dapat na hulihin o habulin. Pero yung pumatay ng 23, 24 na sundalo, again, in 2011, ayon sa DOJ, may sinamba daw silang kaso laban sa kung sino-sinong jando. Okay. Walang humuhuli. Ang OPAP nga, ni hindi daw alam yun. So you're saying ngayon na parang, eto nga, meron ng kasong ganito eh. Wala pang tumutugis. Walang nangyayari. At ito, pinugutan ah. Aha. Ito, pinugutan ng ulo. Hindi lang basta pinatay. Hindi lang basta pinatay, pinugutan ng ulo ang mga ito. Identified naman sila na nasa MI camp? Identified. Stepping on the line nga eh. Kaya nga siguro walang kasong matinding nabigay na isang palaban sa kanino man eh. Kasi, na particular. Kasi if you would recall, ang sinasabi ni Ginong Iqbal dun sa ano, nung tanungin siya with regard to masasabi ba ninyo yung pagkakapatay na yan, brutal na pagkakapatay. Sabi niya, the strongest word that can be used, yung pang sinasabi niya, hindi lang basta terrorism. Diba yun ang sinasabi niya? So, ano ngayon ang definition nun? Pero, ang nakalaban ng 84th SAC, yung pumasok para makuha yung daliri ni Marwan, BIFF. Ang nakalaban ng 55th SAC, yung naubos, MILF. Inaamin nila yun. Pero, nung nagkita-kita sila, nagkampi-kampihan yung private armed groups, BIFF at MILF, laban sa polis. Pinagtulungan nila yun. Halo-halo na yun. Kaya nga inamin nila, hindi raw ganun kadaling pigilan dahil ang dami daw armado ron. May mga civilian pang sumali at humalo. Ganyan bang klaseng pamumuno ang mangyayari sa BBL? Kapag ka napasa natin yan, pag sila na ang namumuno doon, na may armado dyan, may armado rito, pag may nag-stepping on the line na naman at hindi nag-coordinate, ito may batas na. Pwede silang magsama-sama at pagtulungan yun. So, being realistic about all of these things now,
Ang expectation kasi nito, especially nung mga nagne-negotiate at kung ano man na ipangako nila or whatever, hindi pa rin naman klaro sa atin. Pero ang ine-expect nila dito ay matapos itong BBL na ito. And this is one thing na talagang ipinupush na mangyari sa administrasyon ng Pangulong Aquino. Being realistic about all of these things and dun sa parte ng Senate, kayo nararamdaman ninyo yan. Tingin ba ninyo mangyayari? Sabihin na natin, may pagbabago, may sasaksak kayo, or whatever it is, mangyayari pa ba? Posible, pero hindi sa klase at uri ng BBL na gusto nilang ipasa namin. Mm-hmm. Posibleng mapasa, pero napakaraming pagbabagong kailangan gawin na dapat pinaunawa ng ating mga negosador mulat-mula sa kanila. Mm-hmm. At nang hindi na maulit yung nangyari sa MOA AD, kung saan dineklarang unconstitutional ng Korte Suprema yung kasunduan nila. Dahil illegal naman talaga. So anong pagbabago ang lalagay na major na nakikita nyo sa BBL? Una yung salitang coordinative, dapat i-define yan, tanggalin o iliwanag. Dahil baka mamaya death penalty ang parusa niyan. Pangalawa, may mga provision kaugnay sa Sharia High Court na sinasabing final na yon at walang karapatan at kapangyarihan ng Supreme Court i-review yon. Mm-hmm. Hindi pwede yon. Mm-hmm. Binabago mo na ang jurisdiction ng Korte Suprema, hindi namin pwedeng isabatas yon at maliwanag yon. Hindi lamang sa saligang batas pero sa maraming naging desisyon ng Korte Suprema. Pangatlo, sa parte ko naman bilang chairman ng Committee on Finance, nung kinocompute ko, ang ibibigay sa BBL sa unang taon, 75 billion pesos ang ibibigay natin sa kanila. Mm-hmm. Iba pa yung IRA. Mm-hmm. Iba pa yung bottom-up budgeting na kumikit-kumulang 2 billion. Yung IRA siguro mga nasa 8 hanggang 20 billion. Iba pa yon. So aabot halos ng 100. Yan. So magbibigay tayo ng 75 billion sa kanila. Ang tanong ko, ano kapalit? Mm-hmm. Ang kapalit ba nito, wala ng BIFF? Ang kabalit ba nito, wala ng private armed groups? Eh, hindi naman nila hawak, di ba? So bakit natin sila bibigyan ng ganung kalaki? Ang budget ng PNP, 70 billion. Mm-hmm. Ang ibibigay natin sa kanila, 75 billion. Mm-hmm. Gumagawa ba tayo ng mas malaking problema? Mm-hmm. O nire-resolbahan natin ang isang problema, subalit nag-iwan tayo ng marami pang iba na posibleng mas lumaki o mas malaki pa pag pinagsama-sama mo. And this is part of the BBL now? Yes. Okay. So these are two of the major components na sa tingin ninyo eh. Halos lahat nga nakuha nila, galing nga mag-negotiate, kaya nga madalas kong sinasabi, hindi nyo na kailangan tulungan yung mga yan, kaya na nila, galing nga nila mag-negotiate, tayo nga yung naisan eh. Uh-huh. Tigilan nyo ng tulungan pa at magsalita pa para sa kanila. Addressing myself to OPAP and to the GRP. So hindi ba ang mangyayari ngayon is hindi lang basta't pagbabago ng mga ilang provisions? O hindi ba more likely ang mangyayari dito sa BBL na ito? Parang umpisahan natin sa, kumbaga, pinaka-umpisa? Well, dapat naman talaga ipaliwanag nila sa amin kung bakit ganyan eh. Plebisito, ayon sa kasunduan nila, lahat ng tumangging sumali, pwedeng tanungin every year kung gusto ba niyong sumali. Sabi mo, 2015, no. Pwede kang tanongin na list 2016. Gusto mo sumali? Mm-hmm. No. 2017, no. Pero lahat ng umuuna, hindi mo pwedeng tanongin kung ayaw na niya. Uh-huh. Halimbawa lang yon ng ilang mga provision sa BBL na tingin ko, masyado naman. Hindi naman yata na tama yun. Well, wala bang nakonsulta din sa inyo sa mga nung ginagawa yan? Nung ginagawa yan? Wala. In fact, nagre-reklamo ang mga local government units na hindi sila natanong kaugnay sa mga provision ng kasunduang pinasukan. Are you saying unilateral nila ng ginawa? GR, bilateral, sa kapagitan lang nilang dalawa. Pero hindi multilateral. Okay. Bilateral sa kanilang dalawa. Hindi multilateral. Uh-huh. Hindi nagkonsulta sa mga sektor, sa LGU. Halimbawa, ang IP sa BBL, nagre-reklamo, ang sabi nila, hindi kami kinakatawan ng MILF. Hindi sila ang kinatawan namin. IP kami ng Mindanao. Dapat may hiwalay na usapan sa amin. Mm-hmm. Kahit kailan, di namin sila pinili para kumatawan sa amin sa ngalan at parte ng IP. At ni hindi in-address ng BBL yung interest ng mga IPs natin doon. Mm-hmm. So, at ngayon pa nga lang sila nagsasalita at nagpaparating ng concern. So kung hindi BBL ang sagot para sa lasting peace sa Mindanao, sa pananaw ninyo, ano? Well, dapat magpatuloy ang pagbabago sa Mindanao kaugnay sa development. Tingnan mo na lamang yung tulay ng Mama Sapano. Mm-mm. Sa totoo lang, kung may kali doon, nakapasok yung tanke natin eh.
Kaya nga wala sigurong kalit. Kaya hindi nakapasok yung tangke. Makapasok ang tangke. Dahil marshland yun at lulubog yung tangke. Kaya hindi sila nasaklolohan ng ganun kabilis eh. Nagpresenta sa akin ng ARMM sa pangunguna ni Governor Mujib, Ataman. Ang ganda ng presentasyon nila. Ang dami na rin nila nagawa. Ang daming eskwelahan, ang daming kalye, patubig, ospital, natanggal yung ghost employees. Pagkatapos ng kanyang 15-20-minute presentation kung gaano kaganda ang ginagawa nila sa ARM, ang tanong ko sa kanya, simple, ba't pa natin babaguhin? Ang ganda na pala. Ba't natin papalta ng BBL yung ARM? Eh, maayos na pala. Siyempre, hindi siya makasagot. Sabi ang nasagot lamang niya, eh, para sa usaping pangkapayapaan. Pero ang pinag-uusapan natin, pag-unlad ng lugar para mawala yung dahilan ng pag-aaklas at rebellion, kahirapan, ba't pa natin babaguhin? Baka bumalik na naman tayo sa dati pag binago pa natin. So, ano na doon? Hindi na naman sa permis na ron, pero dapat kung may gagawin tayong pagbabago, para sa kabutihan, yung mas makakaangat at hindi makakapagpanumbalik sa mga dating masamang nangyari sa pamahalaan dyan sa ARMM o BBL. There are also talks of yung all-out war, no? So, para tugisin ito, the same thing na sinasabi ni Presidente Estrada dati na ginawa niya during his time na hindi lang na-sustain dahil right after that, it was abandoned. Kung ano man yun, ano yun. Do you agree to that? Well, merong all-out offensive ngayon sa BIFF na dapat matagal nang ginawa dahil ako mismo tinuturing kong teroristang organisasyon ang BIFF at dapat ideklara ng ating pamahalan na teroristang organisasyon. Ang hirap kasi habang hindi mo dinedeklara, ibig sabihin bukas ka pang kausapin eh. Imbis na... So bakit palagay mo hindi nila dinedeklara? Well, ultimo halimbawa, ang New People's Army, hindi naman dineklara eh. Ang Amerika dineklara yan noon, pero tayo hindi. Isipin mo, ibang bansa pa yung nagdeklara. Ang MILF din, ibang bansa yung Montek magdeklara, tayo hindi rin. Kasi nga, tingin ko, dahil pinapanatili natin bukas ang pintuan, para makipag-usap. Hindi, wala namang masama sa pakikipag-usap, pero kung ang kausap eh... talagang pwedeng kausapin, di ba? Pero may polisiya ba tayo na walang negosasyon sa terorista? Dahil kung hindi, edi parang... Di ba meron? Meron dapat. Na we don't negotiate with terrorists? Kasi kung hindi, edi ang problema, may policy kang we don't negotiate with terrorists. You pero don't matanong ko, naman. May listahan ba tayo ng mga terorista? Oh. Wala naman yata eh. Parang wala't wala rin. Parang so wala ka naman pagbabawal din eh. So ano ngayon ang tinitignan natin, Senator Chiz, sa inyong... pagkatapos na nito lahat, tapos na, magko-conclude na tayo, di ba? Anong titingnan namin ngayon sa dulo? What are we still expecting? A more meaningful BBL, mas makabuluhan at mas makahulugang BBL na tutugon sa mga paglilinaw na nangyari ngayon, kaugnay ng Mama Sapano. Pero isa ang titiyakin ko, hindi ko papayagan sa abot na aking makakaya na... yung huling-huling pinasabog na bomba ni Marwan, itong nangyaring ito, ang kikitil sa kapayapaang pwede nating makamit sa Mindanao, pero hindi yung kapayapaang nakasentro lamang sa BBL. Kapayapaang totoo, pangmatagalan, at nang may hustisa. Yun ang dapat nating hanapin, yun ang dapat nating ibigay sa Mindanao. Hindi kapayapaang nakasentro lamang sa isang batas. Hindi sa kapayapaang dinefine lamang ng MILF o ng GRP. Kung hindi kapayapaan para sa pangkalahatan. Ngayon nga may mga panukala halimbawa na hindi yung BBL, ARMM, Maryland dapat na tanungin kaugnay sa BBL. Buong bansa ang dapat tanungin sa BBL. Dahil karamihan ang namatay sa Mama Sapano, tigakar. So pati ang buhay ng ating mga kababayan sa ibang probinsya sa labas ng ARMM, sa labas ng BBL, ay apektado eh. Ang buhay nating lahat apektado sa nangyari doon. So hindi ba dapat tanungin din tayo kung gusto natin o ayaw natin yan? So realistically speaking now, dahil ang dami nitong mga gagawin na to, hindi naman kayo pwedeng sabihing walang limitasyon yung panahon ninyo para gawin yan. Sa tingin ba ninyo, pwede pang mangyari yan sa Administrasyong Aquino? Pwede at kaya sa aking pananaw dahil... Pero pilit? Hindi sa pilit. Pwede at kaya, wag lang nilang madalin. Dahil lalo nilang minamadali, baka lalong maging pilit at baka lalong humaba at baka lalong hindi mapasa. Pero may time pa ba? Yung, kasi ano na lang, October na ulit. Meron naman. Kasi kung ito'y importanteng issue, kung ito'y mahalagang bagay, kung ito'y televised, lahat ng gusto mga kampanya, mag-a-attend naman ng hearing at di mo naman kampanya. So,
Okay. Yung hindi gagawa at magtatrabaho sa bagay na ito, mapupulan sa eleksyon, so dapat nilang gawin ang trabaho nila. All right. So imbis na makampanya sila sa labas, doon sila kailangan sa usapin na talakayan ng BBL, doon sila dapat makita ng tao at hindi na ang kampanya sa labas. Your final words to the president? Ito ang pinakamabigat siguro na hamon at pagsubok na kinakaharap niya. Naniniwala ako malalampasan niya ito. Subalit may mga aral din siguro na dapat nating pagpulutan dito sa nangyaring ito para sa nananatiling buwan ng kanyang termino ay mas mapaghusay pa at mapagtibay niya ang kanyang pagiging leader at ama ng bansa. Ilang anak ang target mo? Hindi pa kami nagkakasundo eh. Dalawa siguro. Ano pa ba? Wala pa bang pinipirmahang ano? Kasundo. Dalawa siguro. Dalawa. Yung kasunduan namin pinirmahan, prenup eh. Nag-prenup ba kayo? Apo. Ah, okay. Nahiwalay. Okay. Para walang... Hiwalay ang dekolor sa puti. Hiwalay ang dekolor sa puti pag naglalaba. So at least dalawa. Dalawa. At least dalawa. Ako dalawa. Gusto ko at least dalawa. Okay. Lalaki, babae. Pareho, tig-isa siya. Tig-isa na. Well, wish you good luck, Senator. Maraming salamat for the time that you have given us. Thank you. Senator Chiz Escudero, dito lang po sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.